Ikalawang kabanata ng aklat ng Deuteronomio. Kaya napilitan kayong tumigil ng matagal sa Kadis tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Nagbalik kayo sa ilang tungo sa dagat na pula. Matagal din kayong naglakbay sa kaburulan ng Seir. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, matagal na rin kayong nagpaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon lumakad na kayo papuntang Hilaga. Dadaan kayo sa Seir, ang lupain ng mga kamag-anak ninyo, ang lahi ni Esau. Takot sila sa inyo, ngunit mag-iingat pa rin kayo. Huwag ninyo silang kakalabanin sapagkat kapiraso man ang lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Ibinigay ko na sa lahi ni Esau ang kaburulan ng Seir. Bibilhin ninyo ang pagkain at inumin kukunin ninyo sa kanila. Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa ilang. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay, kaya dumaan lamang tayo sa kanilang lupain at nagpatuloy sa paglalakbay palayo sa Araba, Elat at Eshon Geber at tayo ay napunta sa ilang ng Moab. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag rin ninyong guguluhin o sasalakayin ang mga Moabita, sapagkat kapiraso man ang lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Ang lupain ng Ar ay ibinigay ko na sa lahi ni Lot. Ang dating nakatira roon ay ang mga Emita, marami sila at malalaki ring tulad ng mga higante. Tulad ng mga higante, kilala rin sila sa tawag na Rephaim. Ngunit Emita ang tawag sa kanila ng mga Moabita. Dati nakatira rin sa Seir ang mga taga-Hor, ngunit pinuksa sila ng mga anak ni Esau at sila ang nanirahan roon tulad ng ginawa ng mga Israelita sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ngayon nga'y magpatuloy kayo, tumawid kayo sa batis ng Zared at ganoon nga ang ginawa natin. 38 taon ang nakalipas mula nang umalis tayo sa Kadesh Barnea hanggang sa pagtawid natin sa Zared tulad na isinumpa ni Yahweh. Walang natira sa mga mandirigma ng salinlahing iyon. Patuloy silang nilabanan ni Yahweh hanggang malipol silang lahat. Nang wala na ngang natitira sa mga mandirigma ng lahing iyon, sinabi sa akin ni Yahweh, ngayon ay tumawid kayo sa Ar, sa hangganan ng Moab. Pagdaan ninyo sa lupain ng mga anak ni Amon, huwag ninyong silang guguluhin o didigmain, sapagkat kapiraso man ang lupa nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Ibinigay ko na iyon sa mga anak ni Lot. Ang lupain iyon ay dating sakop ng mga Rephaim, na ang tawag ng mga Amonita ay Samsumim. Marami rin sila at malalaking tulad ng mga higante, ngunit pinuksa sila ni Yahweh, kaya't itinaboy sila ng mga Amonita upang ang mga ito ang tumira roon. Gayun din ang ginawa ni Yahweh sa lahi ni Esau. Nang ang mga ito'y magpunta sa Seir, itinaboy niya ang mga taga-Hor at ang lahi ni Esau ang nanirahan roon. Ang mga taga-Awim naman sa Gaza ay itinaboy ng mga taga-Kaptor at sila ang tumira roon. At doon ay sinabi ni Yahweh, magpatuloy kayo, tumawid kayo sa Ilog Arnon. Mabibihag ninyo si Sihon, ang hari ng mga Amoreyo sa Hesbon, at masasakop ninyo ang kanyang lupain. Kaya't simula na ninyo ang pagsakop sa lupain niya. Dahil sa gagawin ko ay matatakot sa inyo ang lahat ng bansa sa daigdig. Mabanggit lamang kayo ay manginginig na sila sa takot. At mula sa ilang ng Kedemot, nagpadala ako ng sugo kay Haring Sihon na taga Hesbon upang mag-alok ng kapayapaan. Makikiraan kami sa iyong lupain, hindi kami lilihis ng daan, babayaran namin ang aming kakainin at iinumin. Kung maaari, paraanin mo lang kami tulad ng ginawa ng mga anak ni Esau sa Seir at mga Moabita sa Ar. Makikiraan lamang kami para makarating sa kabila ng Jordan sa lupaing ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Ngunit hindi niya ito pinahintulutan, siya ay pinagmatigas ni Yahweh para matalo natin at makuha ang kanyang lupain sa hanggang ngayon ay sakop natin. At sinabi sa akin ni Yahweh, ito na ang simula ng pagbagsak ng kaharian ni Haring Sihon sa inyong mga kamay.
Sakupin na ninyo ang kanyang lupain. Sinalakay tayo ni Sihon at ng lahat ng kaniyang mga tauhan sa Jahas. Ngunit siya at ang kaniyang mga tauhan ay natalo natin sa tulong ni Yahweh. Nasakop natin ang kaniyang mga lungsod. Giniba natin ang mga ito at walang itinerang bahay isa man sa mga taga roon. Ang kanilang mga hayop at ari-arian ay sinamsam natin. Walang lungsod na hindi natin napasok mula sa Aroer hanggang Gilead. Lahat ay nasakop natin sa tulong ni Yahweh. Ngunit hindi natin ginalaw ang lupain ng lahi ni Amon, ang baybayin ng ilog Habok at ang kaburulan sapagkat iyon ang kabilin-bilinan ni Yahweh na ating Diyos. Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 3. Nagpatuloy tayo papuntang Bashan, ngunit pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Huwag kayong matakot sa kaniya sapagkat matatalo ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon ng Hesbon at sa mga Amoreyo." Sa tulong ni Yahweh, natalo nga natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong itinerang buhay isa man sa kanila. Nasakop natin ang 60 nilang lungsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og sa Bashan. Maraming maliliit na nayon. At ang malalaki nilang lungsod na napapaligiran ng pader. Tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Hesbon, nilipol natin sila pati mga kababaihan at mga bata. Ang itinera lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Nasakop natin noon ang lupain ng 2 Haring Amoreyo. Ang lupain nila sa silangan ng Jordan mula sa Ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Serion ang tawag ng mga taga-Sidon sa bundok ng Hermon at Sener naman ang tawag doon ng mga Amoreyo. Nasakop din natin ang mga lungsod sa matataas na kapatagan, ang buong Gilead, ang Bashan hanggang Salka at Edrei na pawang sakop ni Haring Og. Si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. Ang kabaong niyang bato ay 4 metro ang haba at 2 metro ang lapad. Ito ay nasa lungsod ng Raba sa lupain ng Ammon hanggang ngayon. Nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipi ni Ruben at Gad ang lupain mula sa Aroer na nasa tabi ng Ilog Arnon. Ang kalahati naman ng Gilead, ang Bashan, sa makatuwid ang buong Argob ay ibinigay ko sa kalahati ng lipi ni Manasses. Ang buong Bashan ay tinatawag na lupain ng mga Rephaim. Ang buong lupain ng mga Argob at ang Bashan hanggang sa hangganan ng mga Gesoreyo at Maakateyo ay napunta kay Ha'ir na anak ni Manasses. Hanggang ngayon, may ilang nayon doon na tinatawag ng mga nayon ni Ha'ir sunod sa pangalan niya. Ang Gilead naman ay ibinigay ko kay Makir sa mga lipi naman ni Ruben at Gad ay ibinigay ko ang lupain mula sa Gilead hanggang sa kalagitnaan ng Ilog Arnon. Ang Ilog Arnon ang hangganan nito sa timog at ang Ilog Habok naman sa hilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng lahi ni Ammon. Sa kanluran, ang lupain nila ay abot sa Ilog Jordan mula sa lawa ng Seneret hanggang sa dagat na patay. Abot naman sa bundok Pisga sa gawing silangan. Sinabi ko sa kanila noon, ang lupain ito ay binibigay sa inyo ni Yahweh na ating Diyos. Ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipaglaban maunang kasama ng ibang Israelita. Maiiwan dito ang inyong mga pamilya at ang inyong mga hayop sapagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi napapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ko kay Josue, nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa 2 Haring Amoreyo. Ganoon din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari na lupaing pupuntahan ninyo.
Huwag kang matatakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang siyang makikipaglaban para sa inyo. Nakiusap ako noon kay Yahweh, ang sabi ko, Panginoong Yahweh, pinasimulan mo nang ipakita sa akin ang iyong kapangyarihan, sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng inyong ginagawa. Hinihiling ko sa iyong patawirin mo ako sa ibayo ng Jordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok Lebanon. Ngunit hindi niya ako pinakinggan, sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng pisga at tanawin mo ang paligid, sapagkat hindi ka makakatawid ng Jordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin, at palakasin mo ang kanyang loob, sapagkat siya ang mangukuna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo, at nanatili tayo sa libis na nasa tapat ng Beth Peor.